babes, welcome sa ating channel, Sunny Side Up channel. So ngayong umaga po ay napakasaya nung kahapon natin, ano, yung birthday vlog ko dun sa aking asawa, which is successful naman po kasi nakuha ko yung kanyang ideal body weight, and then i-compute ko na lang po sa susunod yung kanyang caloric intake. Pero for the meantime, hindi ko po muna tatalakayin yon kasi may naiwan po akong dalawang calculation ng body weight na kung saan nag-comment down below po sila dun sa aking shrimp tempura na vlog. So, yung pong dalawa na yon ay si Sir Don at si Ma'am Teta, no? So, sila po ay kinumpute ko ang ideal body weight. Binigay po sa akin nila ang kanilang height. Si Sir Don po binigay na niya yung kanyang height in 2 cm. So, 176 cm siya. Ang timbang po niya ay 136 kilogram. So, napakabigat po ni Sir Don, ano? Kaya nga po, siguro ang height niya ay nasa 5'6". Kasi, binigay po niya sa akin ito, 1 cm na. So, ang height po niya ay nasa 5'6". So, Sir Don, para po sa'yo, ang ideal body weight mo lang po dapat ay, jaran! 100! Okay, si Sir Don po, ang ideal body weight lang po niya ay 60 kilograms, Sir Don. 60 lang. Ikaw po ngayon ay 136 kilograms. Wow! So, very big. Halos kalahati, no? So, kaya nga po, minsan nararamdaman natin, nangangawit ka. Kasi bakit po? Kasi mas mabigat po yung katawan sa tayo mo, no? Minsan sasabihin parang nangangawit. Kasi nga po, minsan may kaya lang na bigat yung ating frame ng ating buto. Kaya nga po, pag sobra-sobra ka, hindi mo nga sumasakit yung sakong, yung paa. Kasi bakit po? Sobra sa timbang. Hindi na kaya ng frame ng katawan. Ang frame po ng katawan natin, nasang ayon lang dun sa height natin. So, kaya nga Sir Don, ang ideal body weight mo lang is 60 kilograms, no? So, sumusobra ka po. Ang i-workout po natin, alam mo kung ilan Sir Don? 76 kilograms, no? Sobra pa dun sa ideal body weight mo. Ang ideal body weight mo is 60. Ikaw ngayon ay 136. So, ibabawas natin ay 76 kilograms, no? Madali lang naman yan, Sir Don, kung sakasakali talaga na gusto mong magbawas ng timbang, hindi natin gagawing abrupt, dahan-dahan lang, no? Una, bawasin muna natin ang 1,000 kilocalories, mag-no-rice muna tayo, na ginagawa mo naman, which is ginagawa mo ngayon, no-rice. And then, ilagay natin doon sa tamang sukat lang yung pagkain mo, no? Ang caloric intake mo pala, na-compute ko na rin, ang kailangan mo is 2,280 kilocalories lang per day. Tapos, babawasan pa natin siya ng 500 kasi nga po ikaw ay magda-diet, i-workout mo yung 76 kilograms mo. So, ang magiging caloric intake mo na lang po sa isang araw ay 1,780 kilocalories. So, yun lang, Sir Don. So, Sir Don, pwede naman natin kunin yan sa karne at saka sa gulay, no? Kasi ang protein po is pwede na po nating substitute sa carbohydrates. Pero paminsan-minsan, kakain din po tayo ng carbo, which is makukuha natin sa pasta, kung no rice talaga tayo, makukuha natin sa pasta, sa mga root crop, sa mga kamote, gabi, yon. So, makukuha natin minsan doon yung carbo. Basta, ang sanay na lang po muna natin ngayon at unang step natin, no, no rice, no? Kasi ako po yun ang gawa ko ngayon eh. No rice po ako. Kasi medyo hindi na rin po ako nasa ideal body weight. Dapat po pala computing ko at sabihin ko rin po sa inyo kung ano yung ideal body weight ko. Sige, gagawin ko po yan isang araw. So, for the meantime, Sir Don, ito po yung caloric intake for day. Sa isang araw, kailangan po 1,780 kilocalories ka lang. Okay? So, i-discuss ko po yan bukas kung gaano kadami ng meat, kung gaano kadami ng gulay yung kakainin natin, no? Basta try natin muna, no rice, para kahit pa paano maibsan natin yung i-workout mo dapat na 76 kilograms. Maging 35 man lang to, malaki achievement na para sa atin. Ano po, okay? So, yun po, Sir Don. Is si Ma'am Teta naman po, which is, ang height po niya is 5. Ang height po ni Ma'am Teta ay 5'5", no? Si Ma'am Teta. So, ang ideal body weight po niya is 59 kilograms. No? Ideal body weight. So, ang present timbang po ni Ma'am Teta ay 52. No? Si Ma'am Teta po, pag nakita nyo, medyo payat siya, medyo slim, no? Ang kailangan po niyang timbang is 59 kilograms, pero ngayon po siya ay 52 lang. So, kung isipin natin, kulang yung timbang niya, kasi 59 at saka 52, ilan po ang kulang? 7, di po ba? Pero, sabi ko nga po doon sa diet calculation, nagbigay ako ng plus 7 at minus 7.
So, sa nakatutuwang pangyayari, si Ma'am Teta naman po ay pumasok dun sa normal range natin. Bakit? 59 po, plus, minus 7 siya. Di, pasok pa rin po siya. Kaya lang, kailangan po natin i-work out yung ideal body weight ni Ma'am Teta, which is 59. So, Ma'am Teta, sa ngayon, okay naman yung timbang mo, nasa range ka pa, kaya lang, kung maganda sana, pwedeng dagdag-dagdagan natin para gumanda naman yung frame ng iyong katawan. Okay, so siguro additional carbo, yung hindi ka kainin ni Sir Don na rice, ikaw na lang ang kumain ng rice niya. No? Okay, so si Ma'am Teta po at present timbang niya is 52, so ang i-workout po niya ay 7 kilograms. Ang caloric intake po ni Ma'am Teta sa aking computation, siya po kasi ay sales lady, no? So mostly nakatayo siya, minultiply ko po sa 30. So 59 times 30, equivalent po niya is 1,770 kilocalories. So, Ma'am Teta, yun po yung dapat mong kainin na caloric intake sa loob ng isang araw. Pero, kung magdadagdag ka ng timbang, gusto mong makuha yung ideal body weight mo na 59 kasi ikaw ngayon ay 57, mag-a-add tayo ng 500 kilocalories. No? Dadagdagan natin. 500 kilocalories, okay. So, kung magdadagdag tayo ng 500 kilocalories, magiging 2,270 kilocalories per day ka. So, workout natin. So, dati isang rice ka lang, gawin natin 2 cups of rice. Parang ganon. Hindi natin naalisin kasi magdadagdag ka. So, okay ba, Ma'am Teta? Subukan natin. Makuha lang natin, ma-achieve lang natin na maka 57 or 55 kilograms ka. Siguro maganda na makita nyo sa frame ng katawan mo kasi ngayon medyo skinny ka. So, kinakailangan dagdagan natin ng konti. Okay ba, Ma'am Teta? So, yun po yung dapat nating caloric intake mo. 2,270 kilocalories. Okay? Isa pa pong nag-comment down sa atin, no? Doon sa vlog kahapon, doon sa birthday ni Boss, wish granted, which is, akala ko po gusto rin niyang bigyan siya ng 1,000 kada sagot niya. So, sorry. Wala na po yun. Exclusive lang po yung kay Boss, no? Yung pahirapang pagbibigay kasi nga po birthday niya. Oh, so, para hindi ko na ire-request na yung kaming dalawa, yun, mabilis. Tingnan nyo kahapon, nakuha agad natin yung kanyang ideal body weight, no? May katuwaan pang konti. May ngiti-ngiti pa, okay? So, si Ducati po, nag-message siya. Sabi niya, ang height ni Ducati ay 5'7", no? So, 5'7 po siya. Ang kanyang ideal body weight is 63 kilograms. Kinumpute ko na po. So, 63 kilograms siya. Sa ngayon po, si Ducati ay tumitimbang ng 80 kilograms, no? So, ang i-workout po niya, malaki-laki din, 17 kilograms. Pero nakita ko naman po sa build ng katawan niya, at saka sa the way ng pagkain niya, kayang i-workout ito, no? Kayang tanggalin yung 10 kilograms sa pamamagitan po ng pagmaminus ng 500 kilocalories sa kanyang daily intake. Okay. So, siya po, ang ideal body weight niya is 63. Sa ngayon po, ang timbang niya is 80. So, i-workout po namin is 17 kilograms. Okay. Ang caloric intake po ni Ducati, yung 63 po, minultiply ko sa 35. Bakit? Kasi si Ducati po ay security guard. No, alam naman natin na security guard, mostly, nakatayo sila, naglalakad. So, ibig sabihin, talagang nagagamit sila ng energy. So, nilakihan ko na po. So, si Ducati po, i-multiply ko sa 35, ang lumabas po na caloric intake niya is 2,205 kilocalories. So, malaki. Pag nakita niyo naman po kasi yung build ng katawan ni Ducati, talagang malaki po siya, no? So, yung 2,205 kilocalories, ikukonsume po niya sa loob ng isang araw, no? But wait, no, wala siya sa kanyang ideal body weight. Ang kanyang ideal body weight is 63, ngayon siya ay 80. So, ang i-workout natin ay nasa 17. So, tatrabahuhin pa rin po natin yon. So, si Ducati po, ang gagawin natin sa kanya, maminus na natin siya ng 500 kilocalories. So, kung maminus natin yun sa isang araw, ang total na caloric intake ni Ducati ay 1,705 kilocalories. So, yun lang ang dapat na papasok sa kanya sa loob ng isang araw. No? So, nagtataka po kayo, Ate Tabades, 1,780 kilocalories ang kakainin ni Sir Don sa isang araw. Si Ma'am Teta, 2,270. Si Ducati, 1,705. Paano yun? No? So, yun tanong natin. Paano nila makukuha yung caloric intake nila na yon sa loob ng isang araw? Okay. Bukas po, bukas po,
ipapakita ko po sa inyo sa pamamagitan po ng aking model. So, kilala niyo na po yung aking model, no? More or less po, kasi kahapon ko nanood kayo ng vlog ko, ang aking pong model ay ang aking asawa, ang aking husband, si Boss, no? Papakita ko po sa inyo yung intake ni Boss dun sa kanyang caloric per day. So, halimbawa po, ang kailangan ni Boss ay ganito, i-divide ko. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ilang cup, kung ilang matchbox size, kung ilang piraso, yung makukuha na equivalent ng caloric intake na yon. So, okay po ba? So, dapat po, abangan nyo bukas yung vlog ko para nakakonect, no? Kasi doon na po malalaman kung paano kukunin yung caloric intake. So, Sir Don, Ma'am Teta, Ducati, abangan nyo lang po bukas kasi pagkatapos ni Boss, kayo na po yung gagawin ko ng caloric intake, no? So, malinaw po ba sa ating lahat? Naintindihan po ba? Okay? Maraming salamat po sa inyo. Sana sabi ko po lagi sa inyo, kung gusto po ninyong mailagay sa ayos yung build ng inyong katawan, comment down below, no? Comment down below nyo lang po kung ilan yung inyong timba. Una po, i-comment down below nyo kung ilan ang inyong height, yung po inyong taas, and then kung ilan yung inyong timbang, okay? At kung ano po yung trabaho nyo, no? Para alam ko po kung saan ko imumultiply yung caloric intake ninyo. Para pumakuha natin yung caloric intake nyo per day. No? So, maliwanag po ba? Okay po ba? Sa mga gusto pong ilagay yung kanilang kunin, yung kanilang ideal body weight, malaman kung sila ay sobra, malaman kung sila ay kulang, magdagdag ng 500 kilocalories, or magbabawas ba? Comment down below. Okay po? So, guys, thank you. Maraming salamat sa isang araw na naman nating vlog. Ngayon po ay binlog ko ito ngayong umaga. Mamaya po ay i-upload ko. And then tomorrow po, i-upload ko yung caloric intake, no? Kung paano kinukuha ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. And, sabi ko nga po lagi, if you care, kung nagke-care po kayo, hindi lang po sa akin, kundi sa ibang tao, na matulungan natin sila, magkaroon sila ng idea, please share. Okay? I love you all. Bye-bye po. See you next vlog.